We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag, Sugbo ug tibuok Kabisayan. Welcome sa inyong kasaw matag buntag GMA Regional TV Live. Ako inyong host, Nico Sereno. Maayong buntag, partner. Maayong buntag, partner. And maayong buntag sa atong mga kapuso viewers nga bisan pa man sa ilahang pagpanikay-sikay ning mga orasa, nagpabilin gihapong nagtan-aw sa ato ang programa. Ako ang inyong kapuso sa Silky Bod Castro. Kapuso, kitang tanan gusto gyud nagtinguha gyud nga mag-healthy lifestyle around fit and fab. Yes. Partner, atong mahinabi unya vlogger nga doktor maghatag nato og tips aron makuha nato kini atong gitinguha tanan nga healthy living. O di ba, produkto ni Ana si Nico Sereno, mga kapuso, ato nang tanawon taon-taon. And mga kapuso, kisay magdahom nga pwede di ay mahimong art ang ato ang mga buhok. Sama na lang nining gibuhat sa usa ka kanhi si Ferrer pinaagi sa nakolekta niyang mga buhok, nakabugna siya og portrait og mga artwork. So di ba? Og sa katong complicated ang ilahang relationship status, ani ay awit para kaninyo gikan sa usa ka kapuso singer nga makaduot gayud sa inyong kasing-kasing. Speaking of complicated relationships, partner, pwede ko nung i-divert ang emotion una-una sa pagluto, wow, puno. Kung bagong recipe, pwede ba, partner? Pagluto, pagkaon. Tinood. Pinaagining segment, kapuso, i-share na mo kaninyo mga putahe nga swak yun sa panglasa o dali na kayong himuon. Atong tanawon o tilawan kining tortang tofu recipe ni cooking vlogger Mariana Avila sa Estados Unidos. Diba? Mm-hmm. It's tofu. Why not? Kung kani ato mga cookbook atong basihan karon sa mga videos na, no? Mas nindot siya tan-awon ang actual cooking, di ba? Para suon maka. Ang mga puso na ito diha nga gustong mo share sa ilang family recipe, i-post lang palihog sa inyong FB account ang proseso sa pagpreparar ni ini gamita hashtag GMA Regional TV Live, inguman hashtag Lami Siya Express sa kahigayunan nga kamunasab ang ma-feature sa telebisyon. Nihigayuna, Biz Talk na ta kapuso, kauban ng kapuso, singer Ana Presilias. Laing kanta na usab ang atong duyugan ubos sa GMA Music ni Kapuso OST Princess. Busa atong makauban sa programa si Kapuso singer ang bulanon nga si Ana Presilias. Mayong buntag, Ana, welcome back din sa GMA Regional TV Live. Please greet all our kapuso, ilabi na ang imuhang mga kapriyentihan dito sa Bohol. Mayong buntag, Miss Cecil, and sa lahat ng viewers natin dyan, ng GMA Regional TV Live. Sa mga kababayan ako diya, maadyong buntag sa Bohol and maupay nga aga sa ating mga kababayan, mga waray ng kapuso. First of all, congratulations sana ha kay nahimo kang kabahin sa kalampusan sa GMA Masterclass Series or GMA Regional TV and GMA Synergy. Unsay gibati nimo nga inanay nang mibalik ang ato ang mga regional events? Of course, no, happy kaayo kasi for us performers, lahi gyud og kanang makadungog bitaw ka sa pakpak sa mga tao. And speaking of live events and performances, unsa sab imong mga na-miss matag regional events nato? What do you always look forward to sa pagduaw nimo sa mga regions?
besides sa mga syagit sa mga tao, experience na na-i-live na tanaw ni mo, was the feeling na maka-visit ka, like ako maka-visit ko sa akong mga friends kung naitay, maka-meet sila na ako. And syempre, ang food sad sa lain-laing lugar nga among adtoan. And di lang ka na, Hana, kay we're also very happy and excited para nimo kay doon na kay bagong dalit nga kanta ubos sa GMA Music, kining Sadly Falling. Can you please share to us the story of this song, Hana? Sadly Falling is composed and written by Direct Miel de Mesa, friend na mo na director here in Manila. And this song is about the heartbreak na usual yun nga ma-feel sa tao nga ma-experience sa uban sa usa ka relationship na ma-fall out of love. Dili gyud malikayan. Busa, di makumpleto ang amuang morning without hearing your very angelic voice, Hana. Busa, pwede ba mangayo mig pa-sample sa imuhang favorite line sa Sadly Falling? Please don't get me wrong, I wish this, I wanna be what we were before. Busa, Hana, asa ni pwede ma-download o mapaminaw ang imuhang bagong awit from GMA Music, kining Sadly Falling? Kapuso, available ang Sadly Falling sa iTunes, YouTube Music, Apple Music, and uban pang digital platforms worldwide. And you can also watch the lyric video sa YouTube ng GMA Music. And before we end this interview, unsa ang imuhang mensahe nga gusto nimong ipaabot para sa tanan natong mga kapuso, ilabi na ang mga bulanon? Sa tanan mga kapuso nato diha, sa akong mga kababayan sa Buhol nga nag-support sa Sadly Falling, sa akong latest single, daghan kayong salamat. Ug sa uban pang hindi wala pa naka-stream sa akong song, again, available po siya sa iTunes, Apple Music, YouTube Music. Congratulations once again, Hana. And of course, we're always 100 support para kanimo. We're so proud of you. Dagang salamat, Hana. Dagang salamat. Thank you. Thank you. Mga kapuso, more to come pa sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Dili ba epektibo ang imong diet nga gisunod? Achieve na ba ang imong gitinguhang hashtag summer body goal? Kung wala pa, suway kining low carb and fasting aron achieve na achieve ang health and fitness. Sama na lang niining libuan ka mga subscriber nga nang sunod niining usa ka doktora nga vlogger. Siya si Dr. Josephine Grace Rojo, kinsa usa ka low carb and fasting practitioner. Karong buntaga, dungat na makisayod kabahin ni Amy, dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Kapuso, nganong daghan ang nainganyo niining low-carb lifestyle? Makauba nato karong buntaga, low-carb medical practitioner ni mga kapuso o ubay-ubay. Libuan na gyud ang mi-follow ug nadasig niya pinaagi sa iyang mga social media accounts. Negrensi niya mga kapuso. Bisaya, Dr. Josephine Grace Rojo. Maayong buntag! Maupay na aga, Dr. Grace. Kumusta? Welcome sa GMA Regional TV Live. Good morning. Mayong buntag sa tanan. Thank you for having me and I'm excited to be with you today. Thank you so much, Dr. Grace, for joining us. Karong buntaga, unsa man kining low carb lifestyle o nganong ikaw mismo nangunay man sa pag-advocate ni doktora? So, ang low carb na lifestyle mo raning pangaon na ang atong gikaon kay atong gipagamay ang atong carbohydrate intake. So, daghan klaseng pagkaon na carbohydrates, pero ang numero uno para natong mga Pilipino, natong mga Bisaya kay kanon, tinapay, pan, 'di ba? Bisag asa sa Cebu, kada 10 meters siguro na ana poy pan na pod. Daghan jud kaayo. Unsay kalainan sa low carb diet, doktora, sa keto diet? Maumaora ba ni? Okay, so ang keto diet, mura na siya sub-spec sa low carb. Mm-hmm. Meaning, ang keto, under siya sa low carb. Pero ang keto, mas stricto. So, ang low carb manggod, by definition, basta muubos lang sa 50 grams na carbohydrates ang imong kaunon sa usa ka adlaw, okay na. Depende na nimo kung unsa kadaghan imong proteins, unsa kadaghan imong fats intake.
Doctor, in one of your videos, you explained kining food pyramid. Kitang tanan murag nakalakihan na nato ning food pyramid, di ba? Nga as a base ini pinakadako nga chunk kining yung mga source of carbohydrates, rice, bread. Ngano man nga maingontang mas maayong ato ning i-reverse bag-uho nato ni atong naandan, doktora? Okay. Kay even if mo na atong naandan, like since nagdako ta atong mga generation, atong parents, pero ang food pyramid di ay gasugod na siya pag 1977. Gibuhat na siya sa USDA, United States na Department of Dietary Guidelines. Mm-hmm. However, ilan ang gibuhat para pataso ng carbohydrates o paubson ang fat intake. Pero unsa man ang nitabo since ila tong gibuhat, actually ang trend since nagsugod ta og food pyramid, kay diha na noon nagkataas ang incidence of heart attack, ang incidence of obesity, ang incidence sa diabetes, sa high blood, diha na noon siya nagkataas. Unsa kuno mahitabo do na bay mga wala nga mga nutrients sa imong lawas kung kini maglikay na ka sa mga high carb nga mga pagkaon? Actually, ang mga high-carb na pagkaon, dili sila nutritious. Uh-huh. Not because daghan sila glucose is nutritious sila. Uh-huh. Ang glucose or carbohydrates is macronutrients. Uh-huh. So macro, dinaggo. More on energy source, which is na-address na nato. Kaya na nato na makuha from fats and proteins ang energy source. Now, for deficiency in nutrients, diha tamuad to sa micronutrients. Diri na ni ang vitamins, minerals, and mga electrolytes. Unya, ang kana, makuha ni mo na sa laing pagkaon na dili kailangan na taas ang sugar na value. Personally, I understand, ikaw, nagsugod ani sa inyong pamilya, tibok pamilya, implementar na ani, including your mother. Unsa na yung mga kaayuhan sa panglawas nga nakuha ninyo by going low carb kamo sa pamilya? Okay. So sa among family, ang pinaka-obvious siguro weight loss. So sa 6 namo sa family, more than 150 kilos na ang na-lose niguro namo ana. Kaya na aming maguwang na 30 kilos ang na-lose, ang usa 20, ang akong mama 18 kilos. Daghan kayo, so accumulative, daghan kayong nawala. Pero ang pinaka-importanting nawala kay ang fatty liver, ang pagtaas sa uric acid. Doc, sa mga maingunta nga ka ng nagduha-duha pa or muraog skeptic pa sa LCIF, how will you convince them, Doc? Isip panapos lang sa atong conversation karong adlawa. Unya, in closing na lang po, Doc, maybe you'd like to invite them sa imong mga social media accounts kay ubay-ubay yung kag-videos na ginapost everyday, Doktora. Okay. Sa mga dili convinced na mag-low carb and fasting, dili yun mo kailangan mo low carb o fasting. Pero ang ako alang, if gisuloyan na ninyo tanan, nag-try na mo glikay o baboy, wa na mo ni kaog humba, wa na mo ni kaog lechon, dugay na mo wa nakita sa tanang mga mantikaon, wa na mo ni kaog karne, ni-avoid na mo asin, wala na ilami inyong gikaon, pero ang inyohang triglycerides, taas gyapon, inyong BP, taas gyapon, inyohang blood sugar, taas gyapon, inyong FBS, HbA1c, tagas gyapon, uric acid, SGPT, tagas gyapon, then maybe, just maybe, basin karon, ganahan ka musuway lang. Even just 2 weeks of doing low carb. And I'd like to invite you, kung ganahan mo, to know more about it, nata YouTube channel, mora, search ninyo akong ngalan, and also sa Facebook, naara na siya, ngaara na ako. Walay lain. Makita na na ninyo. And of course, thank you so much to everyone and sa GMA Network for this invite. Daghan kayong salamat. Thank you so much sa impormasyon this morning. Stay safe, stay healthy. Doktora, daghan kayong salamat. Dr. Josephine Grace Rojo, mga kapuso. Mubalik pa mi kapuso, tutok lang. Dini ang GMA Regional TV Live. Daghan ng mga artist ang migamit og laing-laing materyales aron sa pagpakita sa ilang makabilib nga mga obra. Usa na niini si Jess Tony Garcia kinsa migamit og pinutol nga buhok alang sa iyang mga portrait. Si Jess Tony usa ka kanhi seafarer nga nanag-iya og barbershop. Ubay-ubay na nga mga portrait sa mga iladong artista ang iyang nahimuan. Aduna usab siya portrait nga iyang gigamitan sa iyang pinutol nga buhok. Karong buntaga, atong tan-awon ang iyang mga obra dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga, maila-ila nato kining seafarer nga nag-viral sa social media, mga kapuso. Pinalahing obra nga ginama gikan sa iyang buhok. Jess Tony Garcia, maayong buntag, Sir Jess Tony.
Welcome sa GMA Regional TV Live. Pakibati naman, sir, ating mga kapuso ngayong umaga. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din po sa mga masugid na taga-suwibay ng inyong programa, mga kapuso at sa lahat ng nanonood at nakikinig live dito sa atin ngayon. Saan man sulok ng mundo, sana palagi kayong ligtas at malulusog ang pangatawan. Sir, kumusta ang trabaho bilang isang seafarer? Bilang isang seafarer, masasabi ko po na mahirap po na masaya. Although wala nga naman trabaho madali, kasi almost 11 years ko po na experience at as a seafarer. Kunti lang po ang oras na nagugugol namin sa ting bakasyon namin sa para makapiling yung mga pamilya namin, yung mga mahal namin sa buhay. May time pa nga na kahit bakasyon po namin na dapat buong oras namin ay sa pamilya lang namin, nagugugol pa po namin sa pag-refresh ng mga trainings at renewal ng mga documents and certificates. Ganun po. Sir, anong particular yung trabaho mo dyan sa barko? Marine engineer po. Sa makina po yung line of trabaho ko. Pero alam namin, sir, hindi madali ang malayo sa pamilya, no? Paano nakakatulong itong sining sa iyo? Kami na po yung bahala mag-manage ng free time namin, lalo na pagka nasa loob nga kami ng kabina mag-isa. Diyan po umaatake yung pag-overthink po ng mga crew. Tulad nga yung pagka, lalo na pagka may nag-message sa pamilya nila na may problema sila sa bahay, personal, di po maiiwasan na mag-overthink. At kailangan po namin na magkaroon ng libangan. At yung kung paggawa ng portrait ang ginawa kong libangan. At habang parang pampaanto ko na rin po pag nasa cabin ako. Mas lalo po kasi ako nare-relax at nag-enjoy naman ako habang gumagawa ng portrait. Before venturing into this kind of art, sir, ano yung madalas na medium na ginamit mo sa mga portrait mo? Before ko po ma-discover tong art style na ganito is, kadalasan kong ginagamit since ano pa ako, elementary pa ako hanggang mag-high school, college, pati nung mga nakaraan ko pang barko, na gumagawa ako ng portrait is yung Mongol pencil po. At madalas ko pong materials na gamit din is yung ball pen. Sir, sa isang artwork mo, gaano katagal mo ito ginagawa? At hindi ba raw nakakapuwing o nakakabahing itong paggamit ng yung mga maliliit na mga buhok? Siguro kung tuloy-tuloy ko po nagagawin ng isang portrait, approximately po nasa mga 3 to 5 hours po bago ko matapos. Di tulad sa barko kasi na halos umaabot po kasi ako ng 1 week bago matapos ko. Hindi naman po ako nababahing or napupuwing kasi ginagawa ko po ito sa tahimik at walang masyadong hangin sa lugar tulad sa barko. Kulong naman po yung kwarto doon. Siguro, yung kalaban lang siguro ng arts na to talaga during onboard ako, nasa barko ako, is yung malakas na aalon. Ganda talaga at walang duda. Napaka-talented ni Sir Gestoni. Sa mga gustong magpagawa, sir, sa iyo, saan kanila pwedeng makontak at magkano price range itong mga artwork mo? Thank you po sa pag-appreciate ng artworks ko at sa mga gusto pong magpagawa, pwede rin yung pong bisitahin yung FB page ko. B.U.art yung name po. Pero yun nga, tulad ng nasabi ko kanina, hindi pa po ako ready sa commission. Meron po ako ngayong mga nakapilang commission, pero sinasabihan ko po sila na pagka po na tapos ko na yung pinoportrait ko ngayon na tinitesting ko kung maganda ba yung output kasi hindi kasi basta-basta na pag-layout ng mga buhok. Kailangan kasi yung pag-cover mo at hindi siya madaling matatanggal. Bilang pagtatapos, Sir Gestoni, maaari bang humingi ng mensahe galing sa'yo para sa ating mga kapuso, mga artists na tulad mo? Isipin na lang siguro natin na yung kukompetensya natin is yung sarili lang din natin. Tsaka, bigyan din natin ng importansya yung improvement natin araw-araw. Kahit gaano man yan kaliit, ibig sabihin lang yan, nag-grow tayo kahit pa paano as an individual. Alright, Sir Gestoni, thank you so much sa pagsama sa amin. Thank you for sharing your talent and your art sa ating mga kapuso.
seafarer ni siya kani Ato o karon artist, negosyante, Gestoni Garcia. Sa Biz Talk, nakauban nato kapuso singer Hannah Priscillias nga dunay bagong single, Hugot ko nun eh. Dalit niya lang ka natong tanan, Sadly Falling ang titulo, mga kapuso. Nakauban sab nato ang doktor o low carb practitioner, Dr. Josephine Grace Rojo, may pasabot kabahin nining low carb lifestyle o unsa ang mga benepisyo nga makuha ni sa lawas, labi na gyud kining gitawag nga reversal o pagkawala sa mga sakit-sakit nga gipamati. Sa katapusan, naila-ila nato ang kani seafarer Gestoni Garcia nga dunay talagsaong medium sa iyang mga artworks gamit ang mga pinutol nga buhok. Interesting siya ni partner, no? Bisan dahil kanyang mga iglalabay ng nga buhok na pinutlan, yes. Pwede din mahimong artwork, no? And mamahimo usab, i-donate, ilabi na ka itong mga untreated nga buhok. Mm-hmm. May daghan ana sa itong mga salon o mga babirahan. Yes, kapahimuslan pa rin ang mga tagak sa salon. Busa, mga kapuso, ano yan kami ibilin nga pa ba? Kinigika ni Neil Gaiman, usa ka English writer. The world always seems brighter when you've just made something that wasn't there before. Kapuso, sa mga gusto nga mo preview pagbalik ng mong episode, bisita palihog ang mong official website www.gmaregionaltv.com. Ingon man, among YouTube channel GMA Regional TV, please click subscribe. Ikan kayong salamat sa inyong padayon nga pag-uban ka na mo matagbuntag. Thank you for making us a part of your morning routine, mga kapuso. Busa, tutok lang, matagbuntag. Dinhi sa inyong kapare sa pamahaw matag-adlaw ang GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay strong, stay safe, kapuso.